Good morning ho! Welcome ho sa aking YouTube channel. Ang iluluto ko ngayon ay meatballs. Umpisahan na ho natin ang mga ingredients ay 1 teaspoon garlic powder, 1 teaspoon onion powder, 1 black pepper, 1/4 teaspoon celery salt, 1 and a half teaspoon dasida beef powder, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon parsley, at saka 1 tablespoon ng brown sugar. Ito yung mga spices. Ngayon ho, bahala na ho kayo na magdagdag o magbawas. Kung ayaw nyo ng mag-garlic, bawasan nyo yung garlic, o kaya wag nyo nang lagyan ng garlic. Depende ho lahat sa inyo yan. So ito ho, meron akong ground pork, kalahating kilo. Tapos may maliit na carrots akong ginrate, sweet pickle relish. Actually pickles to na, pickle to na ano eh, yung isang buo, tapos hiniwa-hiwa ko kasi wala akong stock ng pickle relish. Tapos, 2 kutsarang banana ketchup. Kung meron kayong ano, yung tomato ketchup, pwede rin ho yun. Tsaka, isang itlog, at tsaka harina para binder natin. So, na-prepare ko na ho lahat eh. So, ilalagay na lang natin. Ilagay muna natin itong ano. Dapat to inireserba ko to sa ano, sa lumpia Shanghai. Eh ang problema, wala akong ano, yung pambalot ng lumpia bukas pa. Eh wala na kaming uulamin ngayong tanghali, kaya ginamit ko na. Siguro itong garlic, oh, mahigit 1 teaspoon 'yan. Ito mga to parang mahigit mga 1 teaspoon eh. Bahala na ho kayo, depende ho sa panlasa nyo ha. Eh, sorry. Ah, ilalagyan ko pala ito ng Italian herbs. So, sandali lang ho ah. Dadagdagan ho natin ng Italian seasoning. Herbs to eh. Herbs. Bango? Parang nabango siya. So ito, ganito lang ho kakonti. Huwag niyo dadamihan. Kasi mag-overpower yung lasa nung Italian herb. Mag-overpower ho yan, yung mga herbs na yan. Kasi dried siya eh. So ganyan lang ho. Hahaluin na ho natin. Ganun ko lang. Lagay na natin yung itlog. Tinatamad na ako kumuha ng tinidor. So, yun ho. So, ito ho yung ano. Kompleto na yan. Ito yung sinasabi ko, na pagka gusto nyo mag-mix, ito ko gamitin nyo, wag ho surgical gloves. Eh kasi ho to, talagang pang ano to, pang sa pagkain. So, haluin mo muna natin, tapos tsaka ko lalagyan ng arena. Mas maganda ho kasi ito pag gantong halo eh. Yung kamay ang ginagamit. Eh kung kayo lang naman ho ang kakain, eh ano ho, kahit din na kayo gumamit nito, kaso pagka ano, maano sa kamay, parang malagkit. Yung iba ayaw ng ano, ng ganyan.
Ay, meron pala ako. Ang dami kong seasoning na nailagay. Ngayon ko nga. Napakasarap ang amoy ah. Lalagyan ko ng konting. O, dadagdagan ko ng paprika. Maganda itong brand na to eh. Badya. Badya ba yan? Tapos continue lang natin ang paghalo. So ito ho. Kung halimbawa wala kayo ng mga ingredients, okay lang ho yun. Yung mga herbs, yung mga ganun. Pero syempre, mas masarap kung meron. Pwede na rito yung ano, yung mga ketchup, yung... Basta ho yung mga, diba, parsley, kung may parsley kayo. Kung anong herbs po meron kayo, yun na lang gamitin. O kung wala, basta merong ano, basta merong pickle relish. Sarap na yan. Tapos, lalagyan natin ng harina. Dalawa muna ho. Bali, hindi lang dalawa yan. Mga apat na tablespoon yan. Kasi apaw nito eh. Kayo na magtatansya. Kung gaano ba karami gusto nyo. Mararamdaman nyo naman sa kamay eh. Pag ginano nyo, hinawakan nyo at medyo basa-basa, parang sobrang basa, dagdagan nyo. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng keso. Pwede nga ito ho, crackers eh. Alam niya ho ba yun? Yung crackers, yung sky flakes. Pero yung sky flakes, ibababad nyo muna sa gatas. Dudurugin nyo, tapos babad sa gatas. Ito lang ho to, tapos pwede akong gumawa ng sweet and sour sauce, o kaya ketchup na lang. Ketchup na hinaluan ng ano ba yun, yung sriracha. Tapos, hayaan nyo muna siyang mag-marinate dun sa kanyang, yun sa mga herbs niya. Pero pwede rin i-prito nyo na, pero mas masarap talaga. Yung, mas masarap po pag minamarinate, kahit yan po ang technique. Kahit po sa fried chicken, mas mainam ho kung mga dalawang araw na nasa refrigerator. Hindi ho sa freezer ha, sa ref. Tapos, ano pa ba? Yun, halimbawa, yung mag-ano kayo ng adobo, masarap din ho na naka-ano yan, na naka-marinade. Barbecue, yung mga ganon, yung minamarinade, mas mainam ho kahit mga 2 days. Total, hindi naman masisira ho yun eh, kung nasa ref. Ganon ho ginagawa ko, kaya malasang malasa. Yun po ang technique. So, ito ho, ilalagay ko sa ref, hayaan ko na mga ilang minuto, minimum of 30 minutes. Total, ano pa lang naman ngayon eh, quarter to 11. Pag pinrito ho to, sandali lang. Gaganyan ninyo lang oh, para hindi madumihan ang kamay nyo. Ganyan lang. Shape nyo lang na parang ganyan. May nabibili rin na ano, meatball shaper eh. Kaya alam, gagastos pa kayo. Ganyan. Tapos, igugulong ko sa arena para hindi masyadong madikit. Ang gawin nyo ho nga pala, para matansya nyo yung lasa, kung kulang pa sa alat, kung anong kulang sa kanya, magprito ho kayo ng konti. Ganito lang. Ganyan lang o, magprito kayo, tapos tikman nyo kung kulang ba sa alat. Kasi mahirap naman ho ipiprito natin lahat yan. Pagkatapos, kulang pala sa alat, kulang kung... Halimbawa, kulang sa arena, magiging mabuhaghag siya. So, i-ano nyo mo muna,
magsubo kayo magprito. Wow, ganyan, no? Tapos, sandali lang naman yan. Pag naiprito, tapos tikman nyo. So, ito, ang gagawin ko, magtatry muna ako ng konti. Tapos, i-adjust ko kung kulang sa ano. Nagsaing na rin ho ako. Pag ho ako magsaing, 5 beses ko hinuhugasan yung bigas. Kasi ho, alam nyo naman, yan ay pinipesticide. Ini-spray yan ang pesticide. Unless na lang organic ho yung rice nyo, ha. Pero bihira ho may organic. At saka napakamahal. Ito ho, try na natin. Ito, konti lang, oh. Hindi naman pwedeng maliit na maliit kasi hindi nyo malalasahan. Ay, aray. So, hintayin natin, mga ilang minuto lang yan, luto na. Ganyang ulam ho ang mga gusto ng mga bata. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng gulay yung sa loob para hindi ho nila halata. Kasi pagka nakita nila ho yung gulay, hindi nakakainin. Kung kainin man yung baboy lang, gagawin. Yung tinatanggal yung ano. Eh yan, di naman nila mahalata yan. Hindi naman dumidikit eh. Ang tekniko para hindi dumikit yung to, yung piniprito nyo, painitin nyo muna ho yung pan, yung kawali. Pagkatapos, pag mainit na, lagyan nyo ng mantika. Tapos, ganun-ganun ninyo ho. Hindi na ho didikit yan. O kung gusto nyo naman, lagyan nyo ng arena. Siguradong hindi didikit. Diba, nagprito kayong isda, ganun nyo sa arena at iprito nyo. Hindi ho sigurado ho yun, hindi magdidikit-dikit. So, ito ho, iaahon ko na. Tapos, sarado ko muna apoy. Kasi titikman ko muna ho kung ano lasa. Amoy masarap ho. Namoy ko muna bago ko. Mainit pa eh. Nadali ho. Sarap. Tama-tama sa alat. Tama-tama dun sa ketchup, sa herbs. Masarap ho. So, okay na ho to. Ipiprito ko na maya-maya. So, ipiprito ko na ho. Huwag ho malakas ang apoy. Mahina lang ho ang gawin nyo. Tapos, ang ginawa ko, kumuha ko ng ano, binola ko tapos inano ko sa arena. Tapos, ganyan nyo lang. Oh. Dito tayo mag-umpisa yan. Oh, masyadong malakas ang apoy ng atika. Konti lang. Kasi masusunog ho yan eh. Lagay na natin yung iba. Unti-unti. Huwag ko kayo natatakot sa mantika. Kasi mentras natatakot kayo, nabibigla kayo, lalo kayong matatalsikan. Ganyan lang. Alisin nyo lang yung excess na arena. At nakakatakot lang ho, yung dun sa ano, yung ano ba yun? Yung crispy pata. Pero may technique rin ho yun para hindi tumalimsik. Kasi yung minsan may sobrang arena eh. Kung gusto nyo hindi meatballs, yung parang hamburger. Parang ganito ho. Flat siya.
Sa isa. Ito lang po yan. Ang mangyayari dito eh. Ayan nyo yan, dami ko lang na-trito, no? Pero ito pa ho, oh. Ang dami pa. Parang ang naging extender niya ay yung carrots, yung pickles, at saka yung harina. Baliktad natin ng konti. So, ganun yung muna. Para hindi kayo mahirapan sa pagbaliktad. So, ganun lang. Kasi uro nyo yung meatballs. Kasi nyo, hindi yung maano, hindi siya dinidikit. Pagka nagbaliktad kayo, dahan-dahan lang. Pwede nga, gamitin nyo na lang ito. Gusto niya kutsara. Ito kasi sa yelo to eh. Mga ilang minuto lang yan. Kukunin ko na ko. Ang sarap niya. Bango-bango ko. Kung meron lang bang television, ano? Smell-o-vision mo yan? Sigurado ko magugustuhan ng mga bata ito. Ako hindi naman ako mahilig sa ganito. Ay, hindi. So, isusunod kayo ko na yung second batch ho. O sige ho, salamat ho sa panonood. Thank you for watching. Sana itry nyo. Babu!